Bam. Good afternoon to our Spin readers. Welcome to this returning episode of Spin Zoom In. It's our usually it's our Thursday habit where we put athletes, coaches, and other sports personalities on the hot seat. And for today's guest, dahil nagbabalik tayo, special naman ang guest natin today, and he's one of the rising stars kumbaga sa PBA. But before we introduce our guest, kamustahin mo natin ang kasama ko sa panel. With me is my fellow, I'm Carlos Acamos. It's my pleasure to be returning to moderate the show alongside my fellow Spin staff. With me is my associate, one of the associate editors and PBA Press Corps President, Sir Jerry Ramos. Sir Jay, how's your Thursday so far? Nakamute ka, viewers sir? Natin. Okay. Ay, yes. Hello, Carl, and sa lahat ng avid viewers natin sa Spin Zoom In, welcome ulit sa inyong lahat. Yes, sir. Carl. Yeah, huwag na natin patagalin pa. Ang guest natin today, maraming gusto makaalam sa kanyang recovery from a freak injury na suffer niya nung early in the Philippine Cup. But first, he's a fellow. Tomasian, siyempre, one of the stars ng Growling Tigers. Actually, hindi kami siya na-cover but kasi nagtatrabaho na ako nun. But he's a, I'm proud to say he's a fellow Tomasian. Nakoveran mo siya, Carl, di ba? Sir? Nakoveran mo siya, di ba? Di ba? Si Ruben na yung college beat natin nun, kaya hindi ko na nabuti. Sa PBA na nagko-cover nun, kaya hindi ko na siya Anyway, he's a six-year PBA veteran, drafted by Meralco. Siyempre, special draft to, sa Gilas special draft. And he's now playing for the Terrafirma Jeep. He's none other than Ed Daquioag. Ed, good afternoon. Hi, sir. Mga sirs, good afternoon. Sa mga avid viewers nyo. Ayun, maraming salamat sa pag-guest nyo sa akin. Ayun. Yeah, to our viewers, we're live on Facebook, YouTube, and TikTok dyan, no? So kung may mga nasa TikTok sa inyo dyan, salamat sa pagsubaybay sa inyo. At kung may mga gusto kayong questions at comments sa ating guests, sa ating guest for today, just post them down below para sa try sagutin ni Ed. Okay, so Ed, yeah, like what we mentioned at the start, you're still recovering from your parang freak injury na you suffered early in the conference. Kamusta ka? Kamusta ka for the benefit of our readers? How are you today? Ayun, first and foremost, gusto ko lang magpasalamat kay Lord and
siyempre, thankful ako na hindi ganun kalala yung injury ko, and thankful naman ako na yung mga support sa akin andyan, and yung mga nagdasal sa akin, gusto ko lang din pasalamatan sa mga nagbigay ng mga ano nila sa akin, support through social media lahat, and yung mga tumawa and nagdasal para sa akin yung sa procedure ko. Ayun, gusto ko lang silang unang-una sa lahat pasalamatan, and nagpapasalamat ako sa kanila kasi siyempre yung injury ko hindi lang din siya basta-basta. So yun, Ed, kumusta? How's your recovery so far? What have you been doing lately? Lately, kasi ano na siya, one month and 10 days since the surgery. So, June 11 siya kasi nangyari. So June 11, yun yung injury, and 1 week after dun yung surgery. Eh. So, now, under ako sa therapy, and siguro mga two weeks na akong nagte-therapy halos everyday. And thankful din ako, check up ko yesterday, sabi ng doctor, I can therapy na 3 times a week. So, hindi na siya ganun ka, ano. And yung pain, siguro tolerable na yung mga pain, not like before. Yung first week, grabe talaga yung first week na yan. Like, hindi ko, as in, kung pwede lang humiga ako buong araw lang para hindi may galaw yung paa. Parang ganun yung... Kasi nung nawala yung anesthesia, doon ko na naramdaman eh. Yung sakit. Ano yung nakasaklay ka na ever since nung ano? Oh, saklay until now kasi until lang now. Yung weight na binibigay nung doctor sa paa ko ngayon, 25% to 50%. So, kailangan ko pa daw muna magsaklay. And hopefully next week makabili na ako nung cane, yung saklay. Yeah, ay okay. tungkod pa tawag doon. So, hopefully at least yun yung gagamitin na pang-support na kasi 50% naman na next week. So, hopefully, magtuloy-tuloy. Namimiss mo na ba maglaro? Siyempre, nanonood ako lagi ng games eh. Yun, lalo na yung team, like, hindi nakaisa. So, parang alam mo yung gusto kong tumulong ba? Pero, like, ganito yung nangyari. So, ang magagawa ko lang is ipagdasal sila, and ito, pagdasal din yung sarili ko, and na hopefully mas mabilis yung makarecover and makabalik agad, and then para ito paano makakuha ng panalo. May timetable ka na ba? Kailan ang ideal na makakabalik ka? Ang timetable kasi is ang sinabi sa akin ng doktor ko, actually, gusto pa lang pasalamatan din si Dr. Carlos Borbon. Thank you, Doc. Sabi niya kasi sa akin, parang yung buto, sabi niya, 3 months bago siya makabuo ng, yung talagang mabuo yung keloids sa tawag doon. Basta yung mabuo yung buto na biyak. Ligament? Di naman ligament. So 3 to 5 months, sabi niya. Nung sinabi niya yung mga procedure na gagawin kasi, hindi lang siya basta, sabi niya, hindi lang siya basta fractured. So, may mga damage na ligaments, ganyan, and all. So, sabi niya, siguro yung 5 to isagad mo na sa 6 months, sabi niya. Pero, depende kasi yan sa therapy mo and sa recovery mo, sabi niya. So, sinusundan ko lang din yung timetable niya, yung mga pinapagawa niyang therapy and all. So, hopefully mapabilis. Kasi, kagaya na sabi ko, 2 weeks pa lang ako, and medyo naaalalayan ko na yung paglakad. So, hopefully, next week, kaya na. Kahit wala na saklay or ano. Ang target ko nga is birthday ko, hopefully makalakad ako ng diretso eh. August 18 na yun eh. So,
Hopefully. Parang hindi naman ako nakatungkod na birthday na birthday ko may tungkod. Anyway, good luck sa recovery mo. Anyway, so Jay, ikaw naman na. You have your first set of questions for Ed. Hello Ed, kumusta? Hi Sir Jerry, kumusta po? Okay lang. Sana tuloy-tuloy na yung recovery mo, no? Ito ba yung pinaka worst na injury mo sa playing career mo? Yes, ito yung pinaka grabe na injury ko so far. Before kasi may microfractured pero hindi naman siya inoperahan. Ngayon fractured siya pero you know, hindi lang siya kasi daw basta-basta. So pero sabi naman ng doktor ko, pasalamat ka is yung fibula lang yung nabali, sabi niya. So, thankful ako dun. And yun yung pinagpapasalamat ko kay God dahil hindi nga siya ganun kalala na kasi kung yung isang malaki yung buto daw yung nabali, mas matagal. Like, yung mga nangyari at kila Paul George, like, open fractured pa siya and all before. So, yun yung sinasabi niya sa akin na hindi ganun kalala. So, and siyempre, parang ako kasi, nakita ko na to before, which is yung former teammate ko, si Aljun Mariano. Ayun, before kasi, naganito din siya nung college. And, kumbaga, naka-recover naman siya and all, and, you know, nakailang champion din siya sa PBA and all. So, alam ko na na, di rin na siya ganun ka ano kagrabe and I know na malalagpasan ko rin to. Nagkausap kayo ni Aljon tungkol diyan, nagkwentuhan ba kayo? Yeah, nung kinagabihan right after nanonood siya ng game eh. Sabi niya nag-message siya sa akin. Pagaling ka kabagis, kapatid, mga para ganun. So sabi ko na sa kanya 'yon, kinento ko na siya yung una kong naisip. Nung nakita ko yung paa ko, di ba, pagkatumba ko, nakita ko yung paa ko and all. Siya ang kagad yung una ko naisip eh. Na, shit, ganito yung nangyari kay Aljun before. Kasi, nung nangyari doon, alam ko, tune up din namin yun eh. UST. Ganun din. From chase down block, pagbaba. Ganun. So, nakita ko yung paa, medyo, ano eh, iba yung posture ng paa nung pag, ano, atabingi. Pagpusak. Oo, ganun din yung nakita ko nung sa akin eh. Eh, nung nakatabingi nga, gusto ko nga, alam mo yung parang nakaganon, gusto mo ibalik ba? So, baka mas malala yung mangyari kung ginalaw ko siya kasi may mga ligaments yan na siyempre hindi naman natin alam yan. Eh. So, hindi ko na lang sinagala. And nagkusa naman siya bumalik. So, Napanood mo ba yung after na nung incident, napanood mo yung replay nun sa TV? Hindi. Wala. Siguro, hindi ko pa kaya siguro. Pero nakita ko yung dun sa una, pero yung pagbagsak, parang doon ko na tinitigil eh. Parang hindi ko na tinitignan. Tinitignan ko lang kung paano siya, bakit ba kasi ako napunta doon, parang ganun sa lugar na yon. So, yun lang muna yung tinignan ko and then yung pagbagsak and then after that, yung mga replays, yun yan. Tinag din nila ako sa Facebook ko, ganyan. Na, siyempre nakatag ako and then may mga videos siya. So, hindi ko muna siya tinignan talaga kasi hindi ko. Parang mararamdaman ko yung ano eh. Yung pain nung fun. Yes, yes. Actually, Carl, sa sobrang sakit nung injury ni Ed, alam mo yung sigaw niya pagbagsak, narinig sa buong Inares Center. Di ba Ed? Ang lakas yung sigaw ni Ed. Yes. Nung pagbagsak niya. Yung unang bagsak, and then hindi ko pa siya ramdam kasi siguro yung adrenaline ko pa nandiyan pa sa katawan ko. So syempre hindi mo maramdaman kagad muna yung pain eh. Nung after, nung unti-unting bumabalik yung paa ko, doon ko naramdaman talaga yung pain na grabe talaga. As in,
kaya ako napasigaw. And syempre, alam ko naman na, na ano yun, it's either ano yun, fractured or basta ano yun eh. Alam kong fractured yun. Kasi nga, ang una ko naisip si Aljun, yun, ganun yung kasi before. So, alam ko na, sabi ko, then, unti-unti, nung medyo naka, ano, tas nararamdaman ko, sin talaga, sakit, tas, yun na, yun lang yung pwede kong gawin na eh. Sumigaw na kasi sobrang sakit, hindi ko kaya. So, and then, actually, ano, ng hospital, yung mga ganun, nandun sa hospital, mas lalo na yun, kasi, yung nasa hospital, kailangan lagyan ng cast. Yung nalagyan ng cast, ginawa ng konting gumanon. So, kahit may anesthesia, alam mo yung ramdam mo kasi yung buto eh. Iba daw, iba talaga yung sakit din pag buto yung ano. Diba? Diba yung nanunot niya sa buto, yung sakit. Actually, Ed, ano yung araw na yun, no? Medyo freak sa Terrafirma dahil tatlo kayong na-injured eh. Di ba? Yes, si Eric Camson, si Isaac Go, tapos si Koyong Pambuli. Nauna si Isaac, and then, ayun, si Isaac naman, thankful din na successful din yung surgery niya, and ngayon, therapy na din sila. And then, si Eric naman that time, ano lang, siguro na bigla lang yung ano niya, and need to pagbagsak rest. Yung pagbagsak lang, na mali lang siguro. So, eh malakas din yung impact niya kay Paloon sa that time and then din yung akin. Talaga masaklab din yun. May mukhang ano kami nung araw na yun eh. Oo, no? Nakakapagtaka lang eh, no? Tatlo agad yung ano eh. Ano ba, Ed? Sinong mas mauna sa inyo ni Isaac na pwedeng makabalik? Actually, di ko alam kasi kung ano yung ano ni time frame din ni Isaac eh. So, ang alam ko rin kasi sa mga ACL, depende sa therapy and sa ano kasi po yan eh. Yung mga exercises na kwan. Pero, alam ko, pag ACL, kasi kay Bolik, alala ko ba, anong sabi niya, mga 9 months ata or one year. So, yan ang hindi ko lang sigurado. Pero feel ko, mas mauna eh, ako. Ikaw ba, anong time frame? Mga ilan linggo na lang, makakalakad na ako ng maayos and then baka i-progress na yung... After 2 weeks kasi, nagpo-progress ako ng ano eh, ng workout na. So, baka. And, nasa mga... Pero definitely... Mga exercises na ginagawa. So, okay. Pero definitely out ka na for the rest of the season, ano? Opo. Out na po. Out na for the rest. So next season na talaga? Yes. Kailangan talaga yung pagalingin. Kailan ba yung next season? Di ko rin sure. Mga siguro? March or April, mga ganun. Ang start ulit. Mga ganun. Okay. Bago kita ibigay ulit kay Carl, Ed, alam natin taga Ilocos Norte ka. Hindi ba na yung lindol? Lindol sa inyo? So far naman ano eh, tumawag ako sa bahay namin. Sinabi nung sister ko, okay naman daw sila. Pero as in, ramdam talaga daw nila yung lakas ng lindol. And I think sa may bandang vegan yung medyo ano ata. Kasi yung mga simbahan, yung mga tower nila doon na nagiba ata. May mga sin... Malakas daw talaga. Eh, siyempre sa Ifuga, malapit na yun sa amin eh. Basta malapit sa amin na yun, yung mga ano doon. Eh, siyempre kung yun yung epicenter niya, eh siguro mga naramdaman nila mga ano, mga 6 siguro din. Mga 6.2, mga ganyan din. Kasi hindi naman hindi malayo yun eh. No. Sa ano kayo? Dingras? Tama ba? Dingras? Yes po, Dingras. Ilocos Norte. Barangay Barong. Ingat lang. Okay, ikat, Carl. Ikaw muna. Sa Ilocos. Yeah, no. Tama. Oo, lalo na sa ano ba? Naimbag na
No, bang tanghali ron na import na. Punta kayo amin. Aldaw. Okay, Carl. Ikaw, may questions ka pa. Alam ko, kay Ed. Okay, so ito, daming mga, ano, mga comments sa Facebook tsaka sa YouTube. Yung airpod ko, sir, ano eh, tiga, ano, tiga Paway sa Ilocos Norte yun, di ba? Kasi yes, di, yes, nakapunta yes, na ako ba isang beses. I think sa mga, ito, ano naman, sa Paway, di naman na dami chata. Hmm, okay. Buti naman. Anyway, ito yung mga comments, Ed, sa ano, sa sabi ni Johnson Santos, get well soon, Ed. Salamat. Sa Facebook to, si Carlo Shea Soyanco, salamat sa Diyos, nakaka-recover ka na at makakabalik ka na sana ulit. Mabuhay ka at good luck. God bless you more. Salamat, Carlo Shea Soyanco. Ayan. Si... Ito, medyo sige, seryoso muna tayo, Ed, ha? Tanam mo sa YouTube naman tayo. Sabi ni Cristel Asyong, sabi niya, sa tingin mo, bakit hirap manalo ang Terrafirma? Siguro, kagaya nga ng sabi ko, syempre, kagaya sinabi ko, yung tatlong injury that time, and so parang kami dalawa ni Isaac ang wala eh. So syempre pagpalagay natin na nandoon kami, hindi naman sa nagbubuhat ako ng salas eh. Syempre yung maitutulong nung Isaac go and ako, syempre malaking bagay din sana yon eh. Syempre bilog naman ang bola, so malaking bagay sana yon. So hindi naman namin ginusto na maganito kami. And siyempre, siguro isang factor din yun na kaya hindi rin siguro nakakuha ng panalo, and hindi mo rin naman basta-basta and mapapalitan kagad, which is Isaac go and ako, myself, siyempre. Kahit pa paano, may tutulong kami and siguro may changes na mangyayari dyan, for sure. And then, especially kung makakabalik na rin sana si Kuya Alex, Kabagnot. So, yes, tama. Siyempre, veterano namin yun. Isang leader din namin na, you know, pwedeng dalhin kami or, you know, sabihin yung mga pwede namin gawin to win. And, yung last season ba, naabutan, nandun ka na, nasa Terrafirma ka na ba nun? Parang medyo may magandang run kayo nun? Blackwater ka pa ba nun? Nung na-injure si Kuya Alex or? Hindi, yung before, yung last season, yung medyo may magandang run yung Terrafirma na parang... Wala pa ako nun. Anyway. Yung sa Bubble yun eh, yung sa... Sa Bacolor ata yun. Tama. Bacolor, sa Bacolor. Yung pangalawang Bubble yun eh. So, wala pa ako. Sa Blackwater po ako nun. Pero anyway, tingin mo... Kaya niyong mabalik yung ganung parang reputation or identity niyo na maging giant killer ulit pag naging healthy yung jeep line. Basta maging healthy lang yung team. For sure, siyempre may mga ano yan na may impact pa rin. And gaya ng sabi ko, siyempre kung andyan yung Isaac go and si Kuya Alex, you know, malaking bagay. Si Kuya Alex lang, kahit si Kuya Alex lang eh. You know, yun yung, I think, makakapag pabago yung takbo ng team. Kasi yung leadership niya, contender din siya, ilang championships sa ano, and hopefully yung mga experiences niya, may share niya din sa amin. And madala din namin sa mga laro namin, and makatulong sa team na manalo. And you know that winning streak or get to the playoffs magawa rin namin. Kasi I think matagal na hindi nagpe-playoffs ata yung Terrafirma. Oo, medyo matagal na rin. So, yun yung target eh. Siyempre pagka nandoon ka na, ibang usapan naman na kasi yun pag playoffs eh. Ang target mo muna make it to the playoffs, and then ano na yun? Ibang usapan na yun pagka nag-playoffs naman na, and then
siguro, siyempre, kung nakapasok ng playoffs, you know, unti-unti. Yung ganun ba? Ito pa, follow-up question ni Crystal Asyong. Sabi niya, anong masasabi mo na ang Terrafirma ay farm team lang sa paningin ng mga fans? Farm team, hindi. For me, hindi ko rin, ano yan eh. Kasi, PBA naman na nag-a-approve kasi yan eh. So, wala akong masasabi kung sinasabi nilang farm team yan. Kasi, siyempre, hindi naman na-approvehan ng PBA yan kung hindi, ano eh, hindi pantay yung mga trade or something. So, siyempre, PBA ang ano dyan. Siguro, wala akong masasabi dyan. Kasi, sila naman yan eh. For me, I'm playing for my team and then to win. So, ayun lang yung akin. Pero kayo, Ed, among players, among Terrafirma players, nag-uusap-usap ba kayo na parang gusto nyo rin mawala yung mga parang mga chismis ng gano'n ng fans na farm team? Parang gusto nyo magpanalo talaga para malaman nila na legit team kayo na gusto nyo manalo sa PBA? Oo, syempre, for me kasi, syempre, kumbaga sa integrity ng team, syempre, alam mo yan, kumbaga, yung mga ganyan, hindi naman kasi din namin hawak yan eh. Yung mga boss and yan. Katulad yan. PBA kasi ang nag-a-approve din yan eh. Kumbaga, magbibigay lang ng teams yung teams ng trade and all. And then, kung titingnan ni PBA naman na kung na-approvehan, and then, ata magagawa dun eh. Fair enough din naman siguro si PBA. Hindi naman niya papayagan kung, you know, kasi may mga times naman na hindi na-approvehan, yung mga ganun ba. So, pag na-approvehan siguro ni PBA, si PBA ang ano dyan. Okay. Ito, may comment si ano dito. Si Mac Adriano sa Facebook ata to. Sabi niya, Brother Ed, sana makalaro ka ulit sa Gilas soon. honored to represent the country, of course. Iba yan. Kumbaga, puso yan eh. Ang ano dyan, labanan dyan. And of course, lalo na ngayon, yung Gilas natin. Pero suportahan sana natin pa rin yung Gilas natin. Eh, alam naman natin, lalo na dahil ng tambabash kay Coach John and invited to yung ganyang Gilas and all, yung Southeast Asian Games na yung ganun yung ano nila. So, for me, supportahan natin pa rin yung Gilas and, you know, think, syempre may process din yan and then eventually, makukuha din natin yan. Ano yung last tournament na nalaro mo sa Gilas? FIBA Asia Challenge ba yun o FIBA Asia Cup? Oo, FIBA Asia Challenge Cup sa Iran. Yun yung last, I think. And then, after that, Jones Cup eh. So, di naman ano yun. Nag-Jones Cup pa kasi nun. If you look back on your stint, how was, anong naalala mo dun sa paglalaro mo sa Gilas? Sobrang, ano yun, sobrang saya. Sobrang excited kasi, you know, kasama mo yung mga magagaling din eh. So, and yeah, na sabi ko to represent the country eh, it's an honor yun na, you know, in my own little ways, you know, na napagsilbihan mo yung bayan mo, like through that makapaglaro sa ibang bansa and, you know, represent the country. What can you say about the team's progress from your time to now? Tingin mo kahit paano nag-progress naman siya? Yung team, like yung from your time na naglaro ka, comparing it to now, what's happening? Oh, syempre. Syempre ba, ano naman yan eh. May mga mas bata na and mas magagaling. So, you know. And syempre, yung potential nila, andyan. So, ang tinitingnan kasi natin is yung future ng Philippine basketball sa international stage. Which is, makikita man natin yung mga player ngayon is, di ba, mabata pero, you know, gagaling na.
Okay. So, basa pa tayo dito. Yan, oh, may mga questions pa, Carlo. Ito si Stevenson Alcaide. Sabi niya, balik sa PBA naman tayo, Ed. Sabi niya, Sir Ed, ano sa tingin mo kung bakit ka lagi nasa trading block? Siguro ano, ako yung medyo may value na pwede nilang i-trade. I don't know. Tama. So, baka ano. You know, hindi ko rin maintindihan 'yan eh. So for me kasi kahit saan team ako mapunta, kagaya niyan na saan, parang apat na ata yung teams ko na nilaruan. Siyempre, for me, naglalaro ako para sa team and of course sa family ko and all. So basta ko basta may nilalaruan ako and all, and you know, nagagawa ko yung anong tawag mo doon? Kumbaga nagagawa ko yung part ko, yung mahal ko, like siyempre mahal kong basketball eh. So kumbaga kung ginagawa ko yung minamahal ko na laro is, you know, I'm good at that. Okay. Pero, how do you feel ba, Ed, when you go from one team to another? Nainis ka ba na, syempre, no, gusto magkaroon ng one home lang, pero, yun nga, unfortunately, you have to move to one team to another. How do you feel when that happens? Yes, ako, nung una, syempre, lalo na yung unang trade ko. Kasi kagaya ng, siyempre gusto ko rin na maglaro ng isang team lang sana. Pero kagaya ng sabi ko, hindi rin kasi kami yung nag-decide dyan eh. Like, may mga boss na, you know, may mga nagsasabi sa mga kwan or yung mga coaches kung ano yung kailangan nila dun sa team nila. And then, siyempre hindi ko naman hawak yun eh. Alangan naman na ipipilit ko din yung sarili ko dun sa team na, you know, kumbaga hindi nakikita yung value ko. So, hindi ko naman na siguro kailangang ipilit pa yung sarili ko. And, kumbaga ako, gusto ko lang, maglaro lang ako. And, you know, kung saan mang team ako, and then, kung may panalo, ganyan, then. Parang namamotivate ka ba to parang prove something to the teams who traded you before? Na gusto mong patunayan na dapat din yung tinrade. Ganun. Prove something sa kanila? Like, no, parang ganun. Siguro, ano, siyempre, ang paglalaro naman yan is everyday learning, progress, you know. So, para sa akin kasi, siyempre, yung mga dahilan nila, reason nila kung bakit nila ako trinate, siyempre, yun yung mga tinitake ko na challenge and yun yung mga ini-improve ko all throughout dun sa mga trade. Kung saan man ako mapunta, like, sinasabi nila kung hindi ako yung pang point guard position and all, you know. So, yun yung mga, ano ko, or wala akong shooting, mga ganyan. So, anyways, kung saan man ako mapunta, tinitake ko lang yung mga yun. And then, syempre, gaya na sabi ko, everyday learning, kumbaga yung progress, kailangan may progress ako everyday. So, yun lang yung mga memorize ko. Pero yung mga parang gano'n, siguro hindi ko iniisip na gano'n eh. Kumbaga yung mga challenges na lang na ano ko yung how to improve my game, mga laro ko, ganyan. And syempre, yung sarili ko. So, what have you improved, Ed? Or what are you trying to improve in your game na tingin mo, meron ka na ngayon na wala ka dati? Feeling mo na-improve na? Ayan, yung katulad niya, yung sinasabi ko na, you know, yung pagiging point guard. Kasi ever since, di ba, sinasabi nila yung before, like, kaya nila ako pinalit kay Mike din sa Meralco to Rain or Shine. Kasi nga, hindi daw ako pwede pang backup kay Baser Amer or something like that before. So, ang sa akin naman, siyempre, yun yung tinake ko na, ano. And, nung nandito na ako sa Terrafirma, kahit pa paano naman, you know, si Coach John Cardell, yung tiwala niya sa akin na, you know,
kaya ko nang magmando ng kung yung ng team, like ya sabihan ko na sila na kung saan yung mga pwesto, ganyan, kung ano yung mga dapat gawin. Which is yun before hindi ko ano yun. So I think yun yung mga kahit pa paano na improve ko. And so and, you feel you're a better playmaker now na parang pwede ka na mag guide more than a or more than off ball, di ba? Yes. Okay. Congrats. Anyway. Ito, may tanong dito si may comment pala to si Pabs Rivera sa YouTube. Sabi niya, sana makabalik ka kaagad at gumanda pa lalo laro mo para malipat ka kaagad sa Magnolia, Ginebra o SMB. ano tingin mo dun, Ed, na parang malilipat ka dun sa top 3 SMC team? Dun lumilipat yung trade eh. Yung mga trade, San Miguel, ganyan. So, kagaya nga ng sabi ko, siyempre, ano yan, decision ng mga boss and yung mga teams, and siyempre, kung aaprobahan ni Kume or ng BBA, then, you know, we have to live with it. And then, yun yung sinasabi ko, then, yun na lang yung gagawin namin, mag-adjust. But, are you happy with Terrafirma, Ed, or parang medyo nangangarap ka rin na makalaro dun sa, siyempre, mas may teams under your spotlight? Of course, I'm happy. Ayan ang sabi ko, basta makalaro ako, and, you know, may pakita ko din yung kung ano meron ako, I'm happy with that. And yung kagaya na sabi ko, syempre, I'm here. Kumbaga, naglalaro din tayo para manalo. Kumbaga, sino ba gusto yung natatalo? You know? I've been towards siguro kasi yung nasa Blackwater, like, nabutan ko yun. 24 losing streak yun eh. So, ayoko sana mangyari yun, which is syempre 2 games lang ako this season sa Terrafirma, and you know, hindi ko naman ano, kumbaga hindi namin nakita kung paano yung laro ko talaga, you know, and kung paano ko rin i-adjust yung sarili ko talaga sa kanila. Kasi yung nung December yung last conference before this All Filipino, para nakailang games lang ginanda ko sa kanila, 6 games. And then yun yung preparation ko para dito sana sa ano, and which is 2 games lang din yung nalaro ko. So hopefully pagbalik ko, you know, makipakita ko yung laro ko sa kanila, and you know, hopefully they don't trade me. Yeah. May pakita ko muna yung laro ko, you know. And kung mangyari man yung sinasabi nung nag-comment na malipat sa ganito, ganyan, then, you know, hindi rin naman natin decision yun. Like, gaya na sabi ko, decision yan ng management. And, you know, ako, thankful din ako kasi management, lahat, operation, yung mga kailangan ko, then, andyan sila to support me. So, sa Terrafirma, and thankful din ako. Ito, may pahabol si Pab Silvera, sabi niya, for sure. Yan pa, Cardo. Pati nalag jam. Ano mo, jam? For sure, may changes sa lineup niyo na naman. Lahat magagaling. Ipapamigay sa SMC teams. Baka kasama ka rin doon, Idol. Anyway, that's ano, speculation lang yan. So, siyempre, focus yun sa present. Anyway, Sir J, you're ano, ikaw naman, second round of questions. Mag-ipon ulit ako ng mga tanong from the from our comment section. Eto, Carl, may... Sige, sir. May tanong si Crystal Asyong eh. Sabi niya, Ed, kung isasama ka sa Gilas, sino ang gusto mong maging coach? Si Coach Tab or si Coach Chot Reyes? Si Coach Chot Reyes? Coach Chot? For me, siguro si... Ano? Si... Hirap eh. For me kasi, parang si Coach Chot. For me ah. Kasi siyempre, naging ano ko na siya eh. I like kung magbigay siya ng confidence sa mga player and all. You know? Gusto ko siya. Si Coach Stab kasi ano eh, hindi ko rin siya na-try eh. Pero nakaano ko siya sa training. So,
Coach Tab, either way, kung kahit sino naman sa kanila eh, yan ang sabi ko, like, kung kaya ko mag-adjust naman. Kung ano yung mag-stema, kaya sa iyo, di ba? Dami ko ng teams din na napuntahan, lahat yun, siyempre, a-adjustan mo, so. Pero for me, kung pipili ako, si Coach Chot, kasi, yan, tulad yan, na-try ko na si Coach Chot eh. Nung nasa gilas kasi Coach Chot na eh, no? Ang mahawa. Opo, si Coach Chot. Si Coach Chot. Okay. Ed, alam natin si Coach Pido, naging ano mo nung college, di ba? Naging coach mo. And alam natin yung dalawang UST, di ba? Alam natin yung dalawang teammates mo ron, si Kevin Ferrer at saka si Louis Vigil eh, nasa Northport. Northport. Di mo ba naana na mag-reunion kayo? Ano na yan? Magiging ano na yan? Northport Growling Tigers. Ang daming UST ron eh, no? Di ba? Andun pa ata si Kuya Jerby eh. Jerby natin. Si GP Paundo kasi na-trade din ata sa San Miguel eh. So, nasa San Miguel. Nandun din si GP. Ano na din yun. hindi ba kayo nagbibiroan tungkol doon na dito ka na sa amin? Hindi. Inaano nila. Binibiro nila lalo na pag mga tune-up games namin or laro. Siyasahin nila. Ikaw na susunod na lilipat dito, ganito, ganyan, yung mga gano'n. So sabi ko, sige, tinan natin, ganyan. Sabi ko, you know. Kasi nga, di naman natin hawak yan. So, tsaka siyempre, kung trade, siyempre, sino yung ipapalit nila, yung mga gano'n kasi. Nabasa ko lang, no? Tinatawanan na lang din namin yan, minsan. Tinatawanan na lang namin. Magkano? Kung magkaka-reunion nyo, magkaka-kampe, you know, hindi. Yung adjustment, hindi naman na ganun kahirap siguro dyan. Kasi, I know kung paano na rin naman na mag-coach si Coach Pido. And then, yung mga teammates mo, siyempre, ano na lang yan. Ed, nabasa ko lang na before UST, you were being recruited by National University by Coach Eric Altamirano. Totoo ba yun? Yes. Okay. Oh. Pwede mo ang kwento ng konti yan? Nag-try out ako dyan sa NU. Kasi yung si Jeff Habillionar, yun yung talagang yan. Jeff Habillionar, Robbie Celis. Kasi from RTU yung mga yun eh. Dennis Villamor. Yung mga yun, galing sila ng RTU which is recruited sa National University yan for college. Pero okay. kaming dalawa ni Habillionar, kami yung galing sa high school. So, siyempre, before, may mga sabi-sabi pa mga signing bonuses dyan sa NU before. So, siyempre, sino ba may ayaw nun, di ba? So, trinay ko, nag-try out, ganyan, yun. So, dami rin nilang players doon eh, mga recruit. So, yun na yung, hindi nila ako kukunin. Yung ganun. So, siguro, may plan din talaga si God. So, ang ano ko rin naman talaga is yung UST. Kasi gusto ko rin yun before. So, nagpunta ka ng UST? Nagpunta ako and then as a tryout din kasi si Coach, si Coach Pido and Coach Bojay magkaaway before. So, parang gano'n, nag-tryout. So, and thankful naman, naalala din ako ni Coach Pido. And sabi niya, sige, dito ka na. And then, bigyan ka namin ng scholarship, board and lodging, ganyan. And then, allowance. And
tas parang tinanong, oh, buti, pinayagan ka ng tatay niyo pumunta rito. Kasi alam niya nga nagkakaling kami kay Coach Bujing. So, Bujing. Yun yung mga ano nila noon. So, which is, ayan, the rest is history. Pero, hindi ka naman agad. Sorry. Oo eh. Kumakatok si Coach Bido. Hindi. Natawa ata sa inyo, sorry. Anyway, sir, yeah, sorry. Ah, sige. Ayan, sige, sige. Ano lang, pero Ed, yung pag ano mo sa UST, eh, dahan-dahan eh, no? Hindi ka naman agad naging starter, hindi ka naging, oo, no? Unti-unti, ano? Hindi, hindi, hindi. Yung ano ko lang, siguro yung first game, yung debut game ko sa UST kasi nag-best player ako doon eh. Which is UE ang kalaban noon time na yon. And siguro doon lang, and then after that siguro yung 2013 yeah, yung LaSalle or Ateneo game, medyo kahit papaano na susundot-sundot na laro ganyan. And then yung LaSalle kahit papaano may quality minutes na din. And then you know, yung 2014 yun yung number 7 ulit ang UST, which is nag-change from Coach Pido to Coach Bong. And then the after that 2014 yun yung 2015 season, which is championship sa FEU. So anyway, yung 2015 na season yun yung talagang ano, kasi pinag kumbaga yung tiwala ni Coach Bong de la Cruz sa akin noon eh. Kumbaga, thankful din ako doon eh, kay Coach Bong de la Cruz. Kasi iba yung tiwala niya sa akin that time. And FPU yung kalaban niya doon. Kasama ako sa doon sa mga main man nung time na yun na eh. Kasi prior to that nung first year ko, may Jeric Fortuna pa noon, Jeric Teng. And then yung yung 2011 or 2012, andun yan doon pumasok si Kevin. Ay, si Jeric Teng and Aljun pa pala, magkasabay pala yon. And then may Tata Bautista pa, which is kasabay din ni Jeric Fortuna. Eh kung kumbaga sa guard position, kumbaga ano siya. Then saka lang, and then in the long run naman, eh papaano, nakapaggilas because of 2015 championship versus FEU. And then dahil doon, nagtuloy-tuloy doon eh. And then, yun yung sa D-League ko, naging coach ko, sila Coach Nash. Eh si Coach Nash na sila yung parang nag-ano sa Gilas din that time. So, parang yun yung time na, sige, subukan mo. Ganun, pinapunta ako and all. Yun, inimbitahan naman ako and then yun. Doon na nagtuloy-tuloy, Gilas and all, and then tuloy-tuloy hanggang sa PBA draft, and then sinama nila ako doon sa Gilas draft. So, yun yung mga pinagpapasalamat ko din sa Diyos na, you know, sa tamang panahon ng Diyos, talagang, you know, kumbaga yung mga plano niya sa'yo is mangyayari. Basta tiyaga, ginawa ko lang tiyaga, and, you know, trabaho, you know, yun lang naman. And Ed, yung FEU yung nakalaban nyo nung 2015 finals, may isang bumabati sa iyo dito na taga FEU, si Roger Pogoy. Sabi niya, idol ko yan, si Ed Daquioag. Hi, Pogs. See you soon. Imbitahan mo naman ako sa ano, kahit kape lang dyan sa bago mong bahay. Oo nga eh, no? Mansion, mansion yung bahay ni Pogoy eh. Yeah, iba na yung bahay niyan. Kahit kape lang, yung tinitimpla lang, makapunta lang dyan sa bahay. 3-in-1, 3-in-1. Oo. Carl, may mga iba pa yatang pabati dyan kay Ed, no? May mga tanong pa dito, sir.
Si bago tayo medyo pinaparapat na tayo ni Jan, basahin ko na itong mga questions. And then, ito comment from Roberto Capilli. Sabi niya, get well Ed, nanonood ako na araw na yon at yung ano pala to, nakita ko mismo yung pangyayari, parang naramdaman ko rin ang sakit na naramdaman mo noon. Praying for your quick recovery. God bless. Thank you, Thank you, Roberto Capilli. Roberto Capilli. Ito si, ano, may pahabol pa rin si Pab Silvera, yung kanina mga nagtatanong about SMC teams. Sabi niya, saan SMC team mo gusto lumaro kung papipiliin ka idol? Medyo pinagpapawisan ako dyan, ha? Kahit saan naman, you know, pero for me kasi, kung ako yung pipili, gusto ko San Miguel. Kasi ever since bata ako, San Miguel ang ano talaga, gusto ko. Pero kung the way ngayon, you know, siyempre, siguro mas gusto ko sa Magnolia. Kasi yung defensive ano ni Coach Chito, gusto ko yung, you know, kumbaga, feel ko na doon ako mag-fit. No. Oh, kasi tama. More on defensive coach shot eh. So, yun siguro. Ikaw, sabi ni... Ikaw, pero back to Terrafirma, Ed. Sabi ni Sean Cachuela. Sabi ni Idol, ano masasabi mo at sino sa mga teammates mo ang nag-improve nung nawala ka sa lineup at si Isaac Bo? Siguro yung si Juan, si Javi and si Mina for me. Kasi yung Mina kasi siguro yung ko yung time and then siyempre nag-a-adjust din siya. Siyempre guys sa sabi ko nga sa kanya, huwag siyang mahihiya. You know. Kasi nung nagpa-practice ako and all, nung nagpupunta ako sa training, nakakausap ko na yan eh, no? Kumbaga, ito na yung pangarap nyo, you know, pagbutihin nyo and huwag kayo mahihiya. Kasi kung mahihiya kayo, walang mangyayari sa kanila. Which is, nakita ko naman na nung time na yun, nagano sila. And then, sa big man naman, yung Balagasay and Gabayni, which is even kasi walang bigs eh. Yung kagaya na sabi ko, kung nandun sana si Isaac, baka iba din yung ano, kasi pwede siyang maging rim protector mo and all eh. Kumbaga, hindi mo na masyadong iintindihin ang mga rebounds or yung mga blocks, yung mga the drive, you know. Iintindi mo yung tao mo na lang, ipe-pressure mo and all. You know. Then, kumbaga, feeling mo medyo blessing in disguise rin yung mga nawala kayo para mag-blossom yung ibang players, mabigyan ng playing time. Tapos pag siyempre, oh, pagbalik nyo. Yeah, kaya nang sabi ko, siyempre, yun, katulad kay Mina, you know, kumbaga parang, I think, nasama niya siya sa rotation and all, you know, and kailangan niya lang, you know, taasan palalo yung kasi siyempre ano na yan eh. Kumbaga yung tiwala nung coach, kailangan niyang i-overcome or you know, kahit yung expectation ba sa kanya. You know, maibigay niya yan. Okay. Si Don Tiburcio, sabi niya, sino ang favorite teammate mo, Idol Ed? Favorite teammate? Si Wami. Yan. Alos lahat naman. Si Eric, yeah, si Kuya Aldridge, yeah, yan. Okay. Sabi ni, question ulit si Pabs Rivera. Sabi niya, after 5 to 10 years, naniniwala ka ba magcha-champion ng Terrafirma? 5 to 10 years? ewan ko lang. Tagal yun. parang, nakailang taon na ba ang Terrafirma? Mga nasa 5 years eight na. 8 years, 8 years na.
Oh, alas isang dekada na. 8 years. Sa PBA, no? 8 years. Ata, nakapag-playoff sa ba sila? Parang... Nakaisa. Parang nakaisa, nakaisa ata sila eh. Yung, under kay Coach Cito Victorero. Yeah, nakaisa. Oh, tama. Oh, see? So, doon na lang tayo mag-base. Doon sa 8 years, yan, nakaisang playoffs. Lang sila. So, siguro sa champion, ibang usapan kasi pag sa playoffs talaga eh. So, siyempre, we know naman na may mga big teams din talaga, you know? So, kumbaga, ilan lang ba yung mga nag-champion na, you know, yung mga team na yung mga pumapasok, right? So, mahirap din talaga. It's just, pero, you know, bilog ang bola, so we don't know. tama. Ito, kasi baka kung mag, hindi natin alam, you know, sa management, kung may mga gagawin yung management, you know, adjustment and all. Eh, syempre, mga ano naman yan eh, kumpanya, so they have a lot of money and all, you know. Eh, kung aanuhin nila yan, so gagawin nila talaga na gusto nila, eh, babudgetan nila and all, you know. We'll never know. Okay. We'll see in the next 5 to 10 years kung mangyayari nga yan. Oo, oh, let's see. Anyway, kasi mahirap din magsalita ng patapos, ha? Mm-hmm. Yeah. Tama. Ito, may tanong si, ano, balik ulit sa Gilas, Ed. Sabi ni Johnson Santos, Sir Ed, bilang former Gilas player, ano masasabi mo sa situation ng Gilas now at sa mga reaction ng mga Pinoy basketball fans? Yung reaction kasi, you know, sa aming player kasi, kung i-stack mo dun sa mga kwan yan, like kunwari, binabash and all, you know, kasi ito yan, yung parang baka may movement to, you know, patalsikin or patanggal si Coach Shot as a coach, you know. Eh, ang akin kasi dyan, eh, syempre, may system naman kasi. So, it's up to the players na, you know, stick to the system and then gawin nila yung makakaya nila na sundin yung system na yun. And then, it will follow. Gaya nga yung sabi ko, syempre, yung preparation and all natin as a Gilas and then yung, you know, pag, here, parang kung sa coach standpoint ka, ang hirap din na from different teams and all. And then, syempre, may, yung mga teams, di ba, oh, alam naman natin, SMC, MVP group and all. So, kumbaga, kung yung mga best player talaga yung pagsasamahin mo and bibigyan ng time and like, kumbaga pagkahandaan talaga, then I think talaga namang kaya natin makipagsabayan. And then, lalo na ngayon, may mga ibang players, mga mas bata, and then they have offers sa overseas. Diba yung mga experience ng mga yan and all, and then babalik sila sa atin sa bansa natin and all. And then, dala nila yung mga experience na yun to compete internationally, then in the future, ba, you know, ayan ang sabi ko, huwag tayo magsalita ng patapos kasi nga, you know, eh, for sure, may progress naman ang mangyayari. Ito, sa UST naman tayo, Ed, last two questions. Sabi ni Christel Asyong, tingin mo ba balik na ang glory days ng UST kay Coach Bar David? Oo naman. Kailan ba yung last champion? 2006 and then yung last na finals appearance is 20 yung sa UST 2019. So, yeah. Ayo. Ang ano lang naman kasi diyan is hopefully makuha na. You know, kumbaga kung glory ano naman sa basketball, yeah, siyempre 2019 yung last and then
hopefully kay Coach Bal David you know, yung mga players sumunod lang dun sa gustong gawin ni Juan. Kasi minsan sa coach and player, kung susundin nila yung coach talaga, then hindi malayo makuha din yun. Okay. Ito, light question lang bago tayo fast break. Sabi ni Tomsky Cornelio, ay Bloody Ed, anong pinagkakabalahan mo lately? Siguro, siyempre bukod sa recovery mo, bukod sa therapy, what, ano pa siguro pinagkakabalahan mo? Pinagkakabalahan, ano lang, personal workout. Yeah, may sarili, ano, yung mga workout lang dito sa bahay, yung mga pwede kong gawin. Yung mga ginagawa dun sa therapy ko, may mga exercises kasi doon, and then yung mga pwede kong gawin dito, ginagawa ko sa hapon. And then, syempre hindi ko naman pwedeng gawin oras-oras and all. Siguro every morning kasi yung therapy ko. So, pahinga lang, Netflix and chill. And then after that, yeah, sa hapon, yun na naman, workout, yun na. Ayun lang, yung buong ano ko, yung 1 month and mahigit ko. Pero yung first 2 weeks talaga, wala akong ginawa. Hindi humiga, kain, tood ng TV, and then. As in, sa kwarto lang. Nakahiga lang. Elevate lang ng paa para yung ano, mag-subside. Hindi siya mamaga. Saka masakit talaga before. Madampi lang sa ano, or ano, talaga masakit before. Thank God na ngayon, okay na siya. Kahit pa paano, nagagalaw na, naaapak na, nalalagyan na kahit pa paano ng konting weight. So, ayun yung pinagpapasalamat ko sa mga taong nagdasal, nang gumaling ako and all. And then, siyempre, kay Lord, pinagpapasalamat ko yun. Yeah, that's good to hear. But before we let you go, Ed, siyempre, punta muna tayo sa ating favorite segment na i-host ni Sir Jerry Ramos. Sir Jet, take it away. Oo. Ed, eto, may segment kami rito. Tawag namin fast break. Hindi ka naman tatakbo rito. Huwag kang mag-alala. Ano lang? Wow, may mga... may mga maiksing questions lang kami na sasagutin mo ng mabilis. Mabilis. Kaya fast break. Okay, ready? Ready ka na, Ed, ha? Ito, ano lang, simple lang to. Sino ang biggest influence mo sa paglalaro? James Yap. James Yap? Bakit? James Yap yun eh, ever since. Bata pa lang ako ay James Yap and siyempre, Kagiwa. Yan yung dalawa na yan. Okay. Ed, sa mga teams na... And then, yun, naging former teammate ko siya. Oo nga, no. Sinabi ko sa kanya yun, no? Nung ano, siyempre, bata pa lang ako, ito na kita. Sabi ko sa kanya. Tumanda si James yan. One of the first episodes ng Spin Sidelines, Ed, kung naalala mo, in-interview kita tsaka si James sa Rainer Shine Practice. Yes. Diba, tama. Nandun pa si Jam eh. Nandun si Jam, parang live interview sa dun sa North, sa Green Hills, Northeast Green Hills, in-interview ko kayong dalawa. Nung nag-live pa tayo sa Spin Sidelines. Anyway, naalala ko lang. Siya pala yung one of the, or main influence mo nun, diba? Kasi sila na yung, ano eh, kumbaga talagang kung sa basketball that time nung ano ko ah, syempre nakahiligan ko na rin siya, you know, bata, you know. Sila na yung ano, yung pangalan na ko. Mm-hmm. Eh syempre tinitingala. Oo, that time. Okay, next. And sila sa mga kumbaga si yung tanong mo is yung biggest na nag-influence na mag-basketball eh. So, yes. Eh, siyempre, unang-una, yung tatay ko, pero kung kumbaga sa atin sa ano, siyempre, yung mm-hmm.
si James. Kasi yung father ko naglalaro-laro siya ng mga liga sa amin before eh. Mm-hmm. So doon lang din. Mm-hmm. Mm-hmm. Sa Ilocos 'yon, no? Ilocos. Oh, sa Ilocos po. Oh. Okay. Next question, Ed. Sa mga teams na napaglaruan mo, sinong coach ang tingin mo ay na-maximize ka? Sa PBA, ha? PBA. Siguro si Coach Caloy. Ha? Huh? Coach Caloy? Oo, kasi nung time ko na nandun ako, kahit pa paano, yung team, nakapasok kami dalawang beses ng ano ata, eh, quarters or semis. Playoffs. Playoffs. Oh. Yeah. Kung playoffs, marami. Kasi yung semis, na-try namin mag-semis ng ano eh, yung Magnolia. Which is yun yung... Ah, oo. Naalala nyo yung crucial na tira ni De La Rosa na... Si Romy De La Rosa. Ah, Rome. Oo, nabago yung rules. Pwede nang reviewin. Parang ganon eh. So, because of that, dahil doon. So, isa yun. And then... I think may semis din kami before sa San Miguel, mga playoffs si Ginebra. Eh, kahit pa paano, nasasama sa rotation yung time na yun. Nagulat ka ba, Ed, na na-trade ka ng Raynor side? Nagulat ka na? Di ko rin alam yun. Pero, kaya sabi ko, siyempre, kumbaga, hindi siya kagano nasa Meralco kasi siyempre gusto ko kung ano yung nag-trap kasi sa akin. Siyempre, gusto mo doon ka na rin mag-retire. Eh. Parang ganun yung gusto ko din eh. Yeah. Kasi that time. Pero siyempre, nung na-trade na and all, siyempre, it's all about business and all, you know. Eh, hindi kagaya na sa yung mga pwede nating, ay yung mga hindi nating hawak na wala tayong magagawa, then just let it go, and kung ano yung meron ka, then doon ka na lang mag-focus, you know. Okay. Ed, ito nasabi mo na kanina to, pero tatanungin ko ulit. Sa mga teams naman na hindi mo pa napaglaruan, sino naman ang kursunada mo na teams na maglaro ka? Yeah, siyempre, kung yung playing style ko kasi, I think mag-fit ako sa Magnolia. Magnolia, no? Oo, kasi more on defense and all sila eh. So, tama. Agree ako. Tingin ko nga rin. Magnolia ka mas fit. Oo. Okay, pero Ed. Siyempre, gaya na sabi ko, gusto ko din, siyempre, San Miguel. Eh. San Miguel. Yung ano ko. Eh, pero okay, eto. Never know. Ed, sinong pinakamahirap na bantayan sa mga batang players? Ngayon, yung mga bago. I don't know, kasi... Sino ba? Sa ngayon, yung mga rookies ba ngayon yan? Or yung mga... Hindi, basta bata. Depends on bata. Siguro yung ano... yung mamuyak. Kasi yung bata, kahit parang akala mo payat eh, pero yung, alam mo yun, yung basketball IQ niya. Feel ko, yun yung ano ko ngayon. Kasi sa position ko ah, kasi feel ko siya yung medyo hindi ko siya nakalaban. Sa tune-up ko lang siya nakalaban eh. You know? Kasi na-try ko siya makalaro eh. Then sa tune-up namin. And then may shooting eh. So, you know, and then he can drive. So, tapos may mga ano siya, yung parang kala mo da-drive, tapos biglang pu-pull up. Yung mga ganun eh. So, I think siya. Gian mamuyak ba? Mamuyak. Sino naman ang pinakamahirap na bantayan sa mga veterano? Veterano? Jason Castro? Kasi sobrang galing niya, lalo na sa ball screen.
yung mga biglang change of pace niya, yung mga change of direction niya na hindi mo alam, biglang bibilis, yung mga ganon. You know? Mm-hmm. And then, isa pa siguro is yung ano, sa mga guardia, siguro before, si Pringle. You know? Okay. Kasi yung mabilis, mga, ha? Ano nun, oo. Kumbaga, yung mga change direction nila, yung mga half step, you know, before. No. Okay. Eto, Ed, sino ang player na naaangasan ka before, pero mabait naman pala sa totoong buhay? Siguro siya, ano? Siguro si Chris Ross. Kasi may one time kasi yung first kailan ba yun? Basta may rally ko rin ata ako. Sinabihan niya ba naman ako na you don't belong here? Parang ganun. Sabi niya. Tapos yung game kasi yun eh. Trash talk. Parang gano'n. Heat of the moment. And then, gitang kasi kami. Siyempre, bago ako. Uh-huh. And all, you know. Baga, I wanna make a statement na, you know, I belong here or pwede ako dito. Gano'n. Uh-huh. And then, parang, ulo pa sa, siyempre ako, hindi mo ako nagsasalita pagka sa game. Kasi, mapapagod pa ako ng kakasalita eh. Gusto ko yung, kumbaga yung laro ko na lang yung magsasalita eh, parang ganon. Nagulat lang ako na parang na-istilan niya ata ako, parang ganon. So, sinabihan niya ako. And then, nung mga sumusunod naman, and then, what's up, Ed? Ganyan. Yung mga ganon. And then, may one time na nakasama ko na rin sa, ano, sa labas yan. So, mabait din naman pala. Okay. Eto. Ed, eto katuwaan lang ha. Huli na lang. Ito yung may memes net na ito. Yung may i-trade ka, may i-cut ka, at saka may i-keep. Okay? Tatlo yan. Trade, cut, and keep. May tatlo ring player kung sino ang mamimili ka, kung sino ang i-trade mo, i-cut mo, o i-keep. Aljon Mariano, Kevin Ferrer, at si GP Faundo. Katuwaan lang. Sino mo nang i-keep mo? Keep. Siyempre, tropa ko naman sila lahat. So, siyempre, siguro ang i-keep ko doon si Aljon Mariano. Kasi parehas na kaming may bakal sa paa niyan eh. Wow, magkabunggo ang kayo ha. Tapos, ang trade mo, sino ang trade mo? Trade. Ano yung trade ang tsaka cut. Keep. Ay, cut. Ang i-trade ko na lang si Kevin. Kevin, oh. Si GP ang cut. Ko, si GP na lang. GP na, Okay. Thank you, sorry, for being GP, a good sport. Sorry. Pero tropa ko yan. Parehas ko yan. Okay, back to you, Carl. Yeah, maraming salamat, Ed. Do you have any final message? Thank you. Nagpapasalamat ulit ako, lalo-lalo na yung mga nagdasal sa akin sa pa ako and then sa recovery ko. And nagme-message, ang dami. Overwhelmed po ako dun sa mga messages nyo and malasawang pasasalamat po sa dasal nyo and malaking tulong po yung mga dasal nyo na yun. And sana ipagpatuloy nyo pa rin po akong ipagdasal para makabalik po ako. Sa Ilocano, Ed. Batiin mo sila sa Ilocano. Oo, Ilocano, Ed. Sige. Sa Ilocano. Pasalamatan mo sila. Ayun. Sa Ilocano. Agyaman Agpay, kaditay Kailiak, lalo, ditay Tagadingras, ditay
kamag-anak ko ita Barong. Ita kailiak dita Barong, agyaman ak kada kayo amin, lalo di giti kararagyo, iti alisto ang pinaglaing ko. And siyempre, of course, sa family ko, maraming salamat. Sa girlfriend ko, maraming salamat. And nandiyan sa UK, maraming salamat. LGR pala kayo. Tsaka, Carl, si ano rin pala, thank you kay Marvin Espiritu for ano, ayun, for giving us Ed today. Kina Boss Marvin, Boss Danny, tsaka kay Boss Matt, si Gob sa Ilocos. Maraming yeah. Salamat. And, yun, there you have it. Hey, Carl. Fun discussion with one of the PBA's rising stars, Ed Daquioag. Ed, maraming salamat ulit sa iyong time. Alam ko nag-re-recover ka. Good luck sa iyong recovery. Sana makita ka na namin ulit soon. Thank you. On behalf of our one-man production crew, again, John Mariano, my name is Carlos Acamos, and Sir Jerry Ramos, it's been a pleasure to conduct this returning episode of Spin Zoom In. Catch us next week on Tuesday for another siguro controversial episode of Spin POV. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat. Ed, salamat. Thank you Ed. Thank you. Pagaling ka.